Simula noong unang space mission ng Russian cosmonaut Yuri Gagarin noong 1961, tuloy-tuloy na ang pagkamangha natin sa kalawakan. Kaya nabuo ang International Space Station na resulta ng pagsasanib puwersa ng iba't ibang bansa. Sa pagtutulungan ng space agencies ng United States, Russia, Japan at Europe, nabuo ang International Space Station o ISS. Isa itong modular space station o estasyon na binubuo ng iba't ibang pasilidad na ipinadala ng magkakahiwalay at ibinuo sa kalawakan. Umiikot ito sa mundo sa bilis na 17,500 miles per hour, kaya kaya nitong makumpleto ang buong pag-ikot sa mundo ng 90 minuto lamang. Kasing lawak ito ng isang American football field at ito ang pinakamalaking man-made object sa kalawakan. Dahil sa laki at lapit nito sa atin, maaaring makita ang ISS sa langit kapag gabi gamit lamang ang mga mata. Binuo ito upang pansamantalang tirahan ng mga astronaut at scientist upang makapagsagawa ng mga eksperimento. Sinimula ng pagpapagawa nito ng Russia noong November 1998. Sinundan nito ng Estados Unidos at iba pang space agencies hanggang sa nabuo ito noong November 2, 2000 at nakapagpadala na ng taong mamamalagi sa estasyon. Bukod sa experiment base, marami pang pasilidad at makabagong teknolohiya ang matatagpuan sa ISS. Ilan sa mga ito ang solar arrays na kumukuha ng enerhiya mula sa araw upang gamitin ang estasyon, at robotic arms upang makatulong sa pagkukumpuni ng iba pang mga bahagi ng ISS. Meron itong sariling indoor garden kung saan sinusubukan nilang magpatubo ng pagkain. Mahalaga ang ginagampanan ng estasyon sa pagsasagawa ng mga eksperimento at pagsasaliksik ng mga bagay na hindi maaaring gawin sa mundo. Pinag-aaralan din ang epekto sa katawan ng matagalang microgravity o ang kondisyon kung saan ang isang bagay ay weightless o hindi naapektuhan ng gravity. Dahil sa ISS, natutunan ng National Aeronautics and Space Administration o NASA at iba pang space agencies kung paano magpatakbo ng isang spacecraft sa mahabang panahon. Ngayong nakatutok ang NASA sa pagbisita sa mga planeta, mahalaga ang datos mula sa ISS upang makapaganda sa mahabang space mission na magbibigay liwanag sa kasaysayan ng kalawakan. Pansamantalang tirahan ng mga mananaliksik sa kalawakan. Yan ang International Space Station kung saan pinag-aaralan din kung maaari ba tayong tumira sa kalawakan balang araw. At yan ang malawang kaalaman tungkol sa ating kalawakan. Para sa Panahon TV, ako si Patrick Obsuna.